So guys, good morning. Welcome back to Lucky Star Look TV, guys. So, pasensya na pala. Video natin walang iniikutan kundi lang dito sa ating kulungan. So, ngayon guys, marami nagpapalipad, no? Kasi nga may karera na ang NCR, no? Kaya patuloy nilang binabatak yung kanilang mga ibon. So far hindi po tayo nakakapaglinis ng ating kulungan. Kasi nga, sobrang busy tayo sa ating trabaho, no? Hingal-hingal pa ako. So, maghapon kasi akong busy, guys. Pasensya na. Ngayon lang uli ako mag-upload ng, video, no? So, i-inform ko lang kayo, guys. May itlog na po yan, ano? Ayan, no? So, ayoko istorbuhin, eh. Baka maselan yung inbreak. Eh, hindi po yan magkuhan. Hindi po yan iwanan niya po yung itlog niya. So may ganyan po akong ibon, dalawang ganyan ko na ibon na pag ginalaw ko yung itlog, lalong-lalo na yung Emil Dewart, sigurado iiwan niya, no, yung itlog nila, hindi nila lilimliman. So dalang-dala tayo diyan, no, kasi nga hindi lahat ng ibon, hindi lahat ng kalapate natin friendly sila. Meron talagang sobrang selan, guys, no? So ayan, basal kayo, guys, yung ipaparapol natin. Sana mapisa yung dalawa. So basal na basal yung German inbreak yan. Yung unang anak ay ibibigay ko sa inyo para at least gawin yung pampundasyon o pwede nyong ilipat. Nasa sa inyo yan, guys. John Arden cross sa German inbreak, no? Parehas J ang unang sa anilang pangalan, guys, no? So sana, hope mapisa yung dalawa para at least masimulan na natin yung parapol, no, yung kwento sa inyo, para at least naman meron naman tayong pero hindi lang yan, guys, no. Noong una kasi naumpisahan ko na yan, kaso pinutol ko kasi nga parang naguguluhan ako, no, kasi nga parang sabi ko nga, baka manood lang sila sa vlog ko o yung mga nagsasubscribe dahil dun sa parapol bird, no? So, ayoko naman ng ganun, guys, no? Kasi nga, kumbaga walang kwenta yung pagbablog na ginagawa ko, kung ganun lang. So, matatandaan ninyo, hindi ako more in palipad sa kalapate, hindi ako more na nag-update sa aking kalapate, kasi nga, marami na rin kayong kalapati, guys, no? I'm sure na nasasawa lang kayo, nasasawa na rin kayo sa kakahipo, sa kakahawak. Ang importante lang, guys, syempre, of course, alaga, no? Alaga na maayos at tutukan na lang ng maganda yung inyong kalapati. Ibig sabihin, bigyan nyo ng oras, bigyan nyo ng panahon, no? Kumbaga, bigyan nyo talaga ng ihati nyo talaga sa oras ninyo, no? So kung wala naman kayong oras, kumuha po kayo ng tigapag-alaga. Kasi mahirap pagka kumakarera kayo, tapos walang mag-aasikaso ng ibon ninyo. So kung libangan lang, okay, no? Pero kung kalabang kayo ng karera, mas maganda na kayo po ay kumuha ng lukman ninyo para at least matutukan yung inyong mga alaga. So shoutout tayo, no, sa ating mga kaibigan, of course, no, Warbuck New Zealand, no, at saka Queen Bee TV, okay, tapos si Magsalang Brothers ng Santa Rosa, Laguna, again, Kapwa Loop TV, tapos kay 5NC, sino pa ba, no, Rolly EM, of course, Video Man Loop TV, sino pa ba, no? Ruel Delgado, DGS, Bradley, so Juan Arturo Vlog, no? Subscribe yan sila, guys. May mga kwan po yan, may mga YouTube din yan, no, na pwede nyo nga subaybayan, guys, no? At of course, Bio Research, Bio Pigeon, so open po kayong pumunta dyan, no? Maraming salamat sa Ninongs at foreign supplier ng Bio Research Bio Pigeon sa pagbibigay sa akin, guys, again, ng t-shirt, tarpaulin, so malaking tulong, no? So in-encourage ko kayo na pumunta ng Bio Research Bio Pigeon, ano? At saka sino pa ba, no? Of course, yung mga tropa natin dyan, naglilipad, shoutout sa inyong lahat, at sana manalo kayo, of
course, Edwin Marquez, Edwin Guido, tsaka si Yan Magalaba, no? So, Kirsten Talavera, no? Lobelita Sandagan, at tsaka si Juan, si Albert Leasing ng Batangas, no? So, shoutout sa inyo. So, sino pa ba, guys? Nakalimutan ko kasi actually, kagapon, nag-vlog ako kaso nga lang, medyo mabilisan. So, ang ginawa ko, dinilit ko ulit. I-resume ko ngayon, no? So, ngayon, nagmamadali na naman tayo. So, mamayang hapon pa ako magpapatuka ng ating kalapate. So, ngayon, binuksan ko lang yung pintuan ng ating mga panlaban. So, hindi ko pa sila, pinababayaan ko lang yan, guys, lilipad. No, so hindi ko po 'yan binubugaw. So minsan talaga pagka nagmamadali ako. Pero ngayon, bahala silang pumunta o lumipad. So nasa kanila na 'yon. Sila na 'yung may kaalaman sa kanilang sarili, guys, no. So kita ninyo, konti pang pagsisalita ang kwan na, ang tawag nito, ang haba na ng oras, guys. Sasagutin ko lang 'yung katanungan ni Jose Jose Glenn Gaspan tungkol doon sa patuka, no? So, Jose Glenn Gaspan, napaganda na nga iyong katanungan patungkol sa patuka dahil nga wala doon sa Buhol lang patuka ng kalapate kundi pangmanok lang yung mga nandun na patuka. So, para sa akin, no? Para sa akin, no? Pwede nyo rin tanungin o pwede rin kayong magpan, ano? Sa aking opinion lang, no? Kasi nga, dati pa naman, no, yung ginagamit natin. Upo muna ako, guys, ha. So, talagang pagod na pagod ako, guys. Talagang, kinain na naman ng daga. Hindi pumunta roon. Yung daga sa patukaan ko, sinibsib na naman yung, naku, nanay ko po. So, alin na naman yung kinuha niya. So, para sa akin, no, Glenn, huwag kang mamroblema dyan tungkol sa sa patuka ng iyong kalapate kung pangmanok lang yung gagamitin, no? So, okay na yan, no? Kasi nga, kung gipis yung ginagamit mo, pwede na yan, no? Walang problema dyan. So, kung kasi sa ato, sa Mindanao, meron po kaming patuka, no? Kasi doon, halos puro pan din, no? Pangmanok din yung gamit. So, nag-provide lang kami, no? Gumawa lang kami ng sariling diskarte para mag-mix ng sariling patuka. Pero, meron nag-susupply o meron nagpaparating ng patuka doon. Kaso nga lang, nagpagkamahal, guys, no? So, hindi ma-afford, no? Kaya gumawa kami ng sarili namin mix na patuka. So, simple lang din, no? Hindi naman namin pinagkagarbo-garbo, pero maganda, guys, yung yung outcome niya, kumbaga, maganda yung ano yung tawag nito, yung naging na maganda yung kinalabasan nung ginawa naming patuka kasi nga laging lap winner yung ibon. Tapos of course first overall, no, sabi ko nga tawag nito, okay na yan, wala na tayong problema, at least kahit papano pumapalo na yung ibon, no? So pwedeng gawin yan sa lugar ninyo, so para na rin sa kalaman ng iba, kaya nga hindi ko sinasagot sa inyo rekta yan. Kasi nga, para at least magkaroon din ng idea yung ibang mga nagkakalapate, yung mga ibang kaibigan natin dyan. Na huwag kayong mamroblema sa patuka na gagamitin nyo. Kasi nga, yung nutrients na kukuhanin ninyo, no, na kailangan ng kalapate ninyo, pwede nyo ibigay, no, sa pamamagitan ng mga vitamins na nabibili natin, no. So mamimili lang kayo pantao, pangkalapate, pangmanok, no. So sa akin kasi kadalasan pantao na yung ginagamit ko kasi mas nakakamura, unlike sa kuan, ano, unlike sa mga pangkalapate, pangmanok din, no, lalong-lalo na yan, ginagamit ko rin yan madalas kasi pagka talagang pangkalapate yung bibilihin mo, doble-doble yung presyo, guys, no. So, talagang napaagasto. So, although na sinasabi nila na talagang mas maganda yung gagamitin mo, yung mga pangkalapati talaga. Kahit sa gamot nga, di ba, may pangbata, may pangmatanda, no?
So kailangan pagbata, pambata rin yung bibigay mo. So ganun din sa mga alaga nating hayop. Kaso nga lang, siyempre ikaw na bahala mag-adjust, no? So hindi naman po pwede na bigay ka na lang ng bigay, hindi mo hindi ka nag-oobserba, hindi mo pinag-iisipan yung ginagawa mo. Siyempre obserba ka, baka nagkulang na o baka sumusobra ka na sa gamot, hindi mo pa alam, no? Kasi nga hindi para sa kalapate natin yung gamot na ginagamit natin, kung pang manok o pang pan. So ganun din sa patuka, no? Walang problema yan kung anong klase mayroong patuka dyan sa buhol. Ang mahalaga, maganda tumukha yung iyong kalapate, masarap sila tumukha. So parang ganun lang yan eh. Pinakamababaw, idadala kita sa pinakamababaw na pagpapaliwanag. Parang yung mga tiga norte, sanay kumain ng bigas. Tapos yung mga tiga bisaya o parte ng kung saan dyan, sanay silang kumain ng mais, no? So pag pinakain mo sila ng mais, yung pinakakanin mais, ano mangyayari? Magtatae, manlalambot, mag-a-adjust yung katawan, no? So ang mahirap, magkuhan uli, no? Kumbaga maninibago dahil nag-a-adjust yung katawan, nandyan yung namamayat ka na, kumbaga wala ka talaga sa magandang kondisyon. So vice versa yan, no? Pagka sanay ka kumain ng kanin, ng bigas, sigurado pag kumain ka ng kwan, hindi ka makukontento. Ganun din naman sa mais, hindi ka makukontento sa kanin. Kaya nga yung tiyahin ko nga dati, dahil sanay sila kumain ng mais, no? Pag kumain ng kanin yan, napagkadami, kasi nga hindi siya sanay kumain ng kwan, dahil gusto niya talagang lumakas siya, no? So, ganun din sa ating mga kalapate. Lalong-lalo na, huwag kayo gagamit ng patuka na hindi available sa inyong lugar. Kasi nga, pag gumamit kayo niyan, o meron mang nagsusupply pero kulang yung supply, mamaya magkaroon kayo ng problema. Mamaya, maubusan ng patuka. Tapos, hindi kayo makakuha o hindi kayo maka-avail ng ganung klaseng patuka. Yun ang problema na, guys. Baka yung pa yung ikatalo ninyo sa karera ninyo. Kasi nga, inuulit ko, kung sakaling pakakainin nyo na naman sila ng iba, kung napapansin ninyo, pag nagpapalit kayo ng patuka ng kalapate ninyo, naglulugod, no? Nagbabagsak sila ng maraming balahibo. So, indicate na yan na nawawala na sa kondisyon ninyong ibon, no? So, kumbaga parang nadedrain na naman yung kondisyon nila, kailangan i-condition nyo na sila ng panibago. So, doon, kasabay nun, yung paghina po ng immune system nila, paghina po ng katawan nila, kumbaga, siyempre, ako sanay ako kumain ng kanin. Pagka sa umaga, kailangan makakain ng kanin. Kasi nga, pag hindi ako nakakain ng kanin, susumpungin ako ng berdigo na malakas. Tapos nang lalambot ako. So, kung tinapay lang yung kakainin ko, ganun din yung ating mga kalapate. So, kung ano yung nakasanayan nila, na pagkain yun lang ang ipakain mo. So, yung available lang dun sa may lugar ninyo. No? Kakukuha ng mga ini-introduce nila tapos bigla naman mawawala ng supply, no? So, ang gagawin mo dyan, bawian mo lang sa vitamins. Pero wag naman masyadong marami ka magbigay. Basta sa tubig, kung sa tubig mo ilalagay, kumulay lang, pwede na yan. Tapos pagdating sa patuka, konti lang, no? Kumbaga sa isang, sa drops, kada isang ibon, kung 10 ibon mo, pataka mo lang ng 10 lang din. Tama na yun. Tapos imix mo para lang mapunuan yung kakulangan nila sa vitamins. Kaya nga marami tayong binibentang supplement eh. Kasi nga yung mga ibon natin, yung iba, lalong-lalo na iba na sa rooftop, walang nakakainan ng minerals. Yan po yung ginagawa natin para at least mabilis silang makarecover o mapunan yung mga kakulangan, no? So like sa iba sa probinsya, may nabababaan sila, no? Kung alam nila kasi yan sa katawan nila kung anong kulang, lumilipad po yan. Minsan nga sabi nila, ang tagal lumipad ng ibon ko sa 2 oras, 3 oras, hindi niya alam, yung kalapate niya nangangalakal na. Sabi niya yung iba, oh, lagi nagdadayo yan, lagi yung ibon niya nangangalakal na, nanginginain na. Kasi may hinahanap silang pagkain na kailangan ng katawan nila. So, of course, habitat ng kalapate kung saan sila nakakain ng gusto nila, no? Lalong-lalo na sa mga palayan, so palagi sila dyan bumababa para manginain ng mga butil ng palay. So, hindi natin pwedeng kunin yan.
hindi natin pwedeng sabihin na wag, no? Kasi natural habitat nila, no? So ang masama lang dyan, may nangukuli, may naninirador. Yun lang ang problema, guys. Lalo ano na, pag ang lugar nyo, tad-tad ng lambat, no? Sa inyo naman, Glen Gaspan, puro tawid ng dagat lang. Ang importante, tumawid ng dagat yung ibon mo. Yun ang problemahin mo. Kasi pag once na, ang galapati mo, hindi tatawid ng dagat kahit anong sarap ng patoka. Walang mangyayari. Walang silbi yung pinaghihirapan mo. Kahit napaaganda niyan kung yung kalapati mo hindi tatawid ng dagat. So far, so ngayon, ang siguro ang distance ng karera nyo is 200 kilometers pagpalagay natin, no? So kakayanin yan, no, mga light mix. So kahit light mix nang gamit mo na patoka, kakayanin yan, no? So ang patoka na kwan yan, limang klase yan, no? Merong racing mixture, merong breeding mixture, flyer mixture, tapos depurative, at saka light mix, no? So lima. So yung lima na patuka na yan, yun, kinuha niyan, no? Pinag-aralan niyan ng mga eksperto, lalong-lalo na yung mga matatagal ng kalapati. So of course, nanggaling yan sa Belgium. Kaso nga lang, hindi talaga tinuturo basta-basta yung mga yan. Kasi nga, mahirap. Dahil sabi ko nga sa inyo, isa lang ang pwedeng manalo sa kalapati. Although, marami naglalaban, pero isa lang dapat ang tatanghalin naon. Hindi basta-basta yan. So kaya nga, dito, sinishare ko sa inyo kung paano yung gagawin ninyo. So yung ang gagawin mo lang yung mga light mixture lang, yung mga depurative mixture. Pwedeng-pwede na yan sa yung lugar. Jose Gaspar, no? So sana nagustuhan mo yung kasagutan ko tungkol dun sa patuka na sabi mo nga wala nang available na. Pwedeng-pwede, no? Pwedeng-pwede talaga yung patuka ng manok. So kung wala kang safflower diyan, pwede ka nang gumamit ng mani, no? So yung mani para at least kung wala nang laman yung iyong kalapate. So mas maganda nga yung mani yung papatuka mo para mabilis silang makarecover, malakas, mabilis lumaki yung katawan nila as long na mas maganda nga yun eh, kasi nga mabilis silang bumalik sa dati nilang itsura. Tapos kung wala naman mga beans, pumili ka ng Royal. Ewan ko lang kung meron sa inyong Royal, kasi pagka may patindihan ng patuka at ano, may kasama yan, mga Royal, ibig sabihin yung mga Royal mix yan, yung mga beans, no? So magmix ka lang yan, no? Pagka panlipad mo, huwag mo masyadong damihan ng mga beans, kasi nga bibigat sila. So hindi nila kailangan yan. Kailangan ng kalapate, magaan lang sila, no? Para at least paglipad nila, yakang-yaka. So kita ninyo, may migratory bird. Pag nakahuli kayo, ang papayat nila, tapos ang gagaan. Kasi nga, long distance sila na ibon, no? So pagka ang kalapate natin, so meron tayong binibit na time, o meron tayong time frame na kailangan within 700 minimum, makarating iyong kalapati, kung hindi makakatop, matatalo ka. So yun dapat natin ang i-break. So mas maganda, mas mabilis pa tayo dyan. Yung libo natin, ang speed lumagpas ng 1,000, lalong-lalo na pagka mahilig ka sa puli. So ako, hindi ako mahilig dyan, guys, no? Sa akin, ang focus ko, makapagpauwi ako ng dulo. So yun ang pinaka-importante sa akin. Hindi ako sumasali ng mga puling ng ganun. Dati, no, talagang kun ako dyan, o talagang kumbaga sa babae, patay na patay ako dyan. Talagang yan ang gustong-gusto ko. Kaso nga lang, syempre, bawat panahon, bawat oras, nagbabago yung pan natin. So, as a Christian, so hindi ko kayo ni-encourage na magkwan, no? Magpuling-puling kung ano dyan. So, sumali lang kayo dun sa mga karapat-dapat lang. Pwede sa mga fundraise. So, tapos dulo-dulo, kuha lang kayo ng ring na pang-pan. Tapos tama na yun. Ang purpose ninyo, para malibang kayo, at the same time, kung nga sakaling swertehin, manalo kayo, guys. At least hindi sayang yung pagod yun, dahil naka-youngbird kayo. Malaki ang pa-premio dyan, no? So, of course, unang-una sa lahat, ang nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo, dahil patuloy niya ako binibigyan ng lakas, biyaya, at alam ko na nandyan siya palagi, no? So sa inyo rin, alam ko na nandyan sila sa iyo palagi, kasi nga napagkabuti niya para sa ating lahat. Binigyan niya tayo
ng lahat ng karapatan, no, para mabuhay, para mamili kung ano yung kagustuhan natin, no, sa ating buhay, kung gusto ba natin pumunta sa impyerno o kung gusto ba natin pumunta sa piling, guys, no. So kayo po mag-decide yan. So malalaman nyo lang yan kung ano yung kagustuhan nyo sa buhay nyo, pati sa spiritual life nyo, pag kayo po ay nakakakinig o nakikinig ng salita ng Panginoon, kasi doon po nagsisimula yung pananampalataya. So ang gagawin niya po, pag may nagsishare sa inyo ng salita ng Panginoon, tapos may cellphone naman kayo, may Bible yan, i-download ninyo at magbasa kayo para at least kung sagana kayo dito sa spiritual sa kwanyo, no, sa karnal o sa kwanyo na pamumuhay, sa ito, sa lupang pamumuhay, eh dapat maging sagana rin kayo sa spiritual nyo na pamumuhay. Kung kumakain tayo dito sa ating laman, kailangan kumain din tayo sa ating spiritual na buhay, guys, no. So open po kayo, no, wag po kayong mahiya na ilagay ninyo sa puso ninyo ang Panginoon, kasi siya ang pinaka-importante sa lahat. Walang wala dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, walang silbi ang lahat ng ginagawa natin. Kahit itong pagkakalapatin natin, guys, walang silbi to. Oo, makamit natin lahat yung first overall. Pagdating na ikaw tumanda, sasabihin mo walang kwentang lahat, no? Pag ikaw napagod. Pero sa Panginoon, lahat may kwenta, lahat may kabuluhan, no? At lahat maayos, maganda, no? Kasi andyan yung joy, no? Yung kwan mo, yung kakwanan mo sa sarili mo, kapanatagan, no? So, hope sana, Glenn, no, nasagot ko yung katanungan mo regarding dun sa patoka. So, pwede mo akong i-PM, no? Sa bagay, nabigyan ko na rin ng inform yung ating mga kaibigan. I-PM mo ko kung ano yung mga available na patoka sa iyong lugar, no, kung ano yung mga mix-mix na yan. So, picturean mo, tapos ipadala mo sa akin para at least magawa natin ang paraan yan kung ano ba yung dapat natin gagawin para ma-guide kita. So, kung meron ka ng mga mentor na iba, no, na nag-guide sa'yo, magpaturo ka na lang doon kung ano yung gagawin. So, ikaw, malaya ka kung mamili ka kung ano yung gagawin natin. Yung gagawin mo pala, hindi natin, no, kasi nga, mahirap, no, mahirap mag-desisyon. Although, na sinasabi ko na walang problema yan, kasi nga, may kwa naman, eh, may supplement naman tayong binibigay sa kalapati. Kumbaga, napupunuan, no? Again, napupunuan yung pangangailangan. So, yung iba kasi, pinagarbo lang yan, no? Kagaya dito, sa racing mixture. Yung iba nga, kaibigan ko, wala talagang vitamins, naglilipad ng kalapati. Kaso nga lang, tumutukod yung kalapati nila. So, umaasa lang dun sila sa patuka. Kasi ang katwiran, sa patuka, nakukuha na yung mga kailangan na vitamins. Bakit pabibigyan ng supplement? Kaya, ayun, tumatapos man yung ibon niya pero hindi nila makuha yung first overall, no? Pero kung tutapos, tatapos, magaling yung ibon, no? Pero yun nga, kailangan natin makuha yung first overall. Kung mangarap kayo yung first overall na, huwag kayo mangarap yung iba-iba pa, no? Paano? Pangarapin nyo yung pinakamataas na, no? Huwag kayo mangarap yung mababa. Yung sinasabi nila na Chambala, okay yung Chamba sa akin, eh. Maganda yon kasi at least na first overall mo. Pero yung sinasabi mo na kwan lang, kahit pakapagpa-uwi lang, no? Katangahan yun, no? So sinasabi ko, ipokrito yun, no? Hindi siya nag-iisip na nga makuha yung first overall. Kaya nga siya nangarera, eh. Kaya nga siya pumunta sa ganitong larangan, sa racing pigeon, para, ang tawag nito, para makuha niya yung minimithi ng lahat ng patsier, no? So, kaso nga lang, sa isang season, kailangan isa lang ang manalo. Hindi lahat tayo pwedeng manalo. Sa akin nga, makuha ko yung third, fourth, ganun. Wala na sa akin kwenta yung guys, no? So, hindi ko na kinuha niyo. Sa totoo lang, hindi yapang talaga. Noon pa man, no? Kahit nang papo, may certificate. Hindi ko na yung pinupuntahan, guys. Wala akong pakialam doon, no? Ang importante sa akin, makapagpauwi ako, no? Kasi nga, siyempre, hinahabol ko din, guys, yung pan, eh, yung premyo talaga, hindi talaga ako. Kasi pag mga port ka na, wala ng premyo, guys, certificate na yan, no? Maganda pa yung first, second, yun. Okay din yung third, kaso nga lang, may jokan ka na lang, parang latak na lang yun sa'yo. Mas maganda talaga yung first, no? Although,
na masaya tayo, nakakapagpauwi tayo at least isang araw, baka matsambahan natin, magkaroon tayo ng pagkakataon para makuha yung first overall. Kumbaga, nandun na tayo sa stage na kung saan araw na lang o break na lang ang nagsasabi para manalo ka, no? So sana nagustuhan mo lang, Gaspan, no? PM mo lang ako kung ano nga kailangan kahit kayo. So yung iba, pasensya na kayo kung hindi ko nasasagot yung katanungan, no? At siguro maraming ginagawa. So pero isa-isa naman yan, naka-screenshot naman yan, at susubukan nating tanungin sa ginagawa ko lang dito sa akin, lobsahin lang sa kung ano pagkakaintindi ko at sa opinion ko, guys, no? So lahat ng ito, guys, opinyong sariling opinion ko lang, no? Pwede nyo again, pwede nyo i-recon pa to, i-consulta sa ibang mga panser kung ano yung sasabihin sa inyo. At sana, no, lahat kayo ay manalo, lahat kayo ay gumanda yung lipad sa pag-iibon, no? Sa parte sa patuka, again, walang problema yan, kahit patuka pa ng kanya, baboy yan. As long na umuwi yung ibon mo, walang problema yan, no? So yung ako nga, kung sa kasa, kung tutusin lang, kung nasa probinsya ako, hindi ako gagamit ng patuka ng pangkalapate. So pang manok lang at saka pang baboy lang yung gagamitin ko. Lalong-lalo na sa breeder ko, pang baboy ang gagamitin ko lang, guys, no? So pellet na pang baboy, mas makakamura pa ako kasi yung patuka ng pangkalapate, kita nyo na pagtamaan. So ganun pa rin, gugulong ko pa rin, no? Ang importante, kahit anong patuka mo, kahit anong gagawin mo, na ibibigay mo ng supplement, maganda man yan na hindi, ang pinaka-importante yung uuwihan ka ng iyong kalapati, guys, no? Mahirap kahit na gastos ka ng gastos, kung hindi ka naman uuwihan ng kalapati mo, wala rin kwentang lahat, guys. So maliligo na ako, guys, no? See you next vlog, guys, no? Basta happy kayo, happy rin ako, happy time lahat, no? Kaibigan, no? At ito na, mag-o-guide na naman ako. At busy tayo sa ating ginagawa, guys. Pasensya na kayo, medyo natagalan yung pagsagot ko sa katanungan mo, Glenn Gaspar. So mayroon ka pang isang katanong, at tatlo yan, eh, na sasagutin ko ulit yan sa next vlog ko ulit. So sunod-sunod yan sa katanungan mo lang, no? Para at least makuha nang ko, no? Kahit papano, no? Mabigyan kita ng idea tungkol sa pag-aalaga mo ng kalapate. Sana makatulong to. At sa inyong lahat, mga kaibigan, shoutout sa inyong lahat. God bless you. See you in next vlog.